Marami na po kami mga webinar, pero ngayon lang po itong law school school. Kasi ayaw po namin na kayo ay hindi makatagal sa law school o gusto namin kayo maging honor student at maging bar top notcher. So, guys, I just want to tell you something here that is very important. And never forget this. Ang statistics po ng Supreme Court, in the last more than 50 years, for every 5 bar takers, only one was a passer. So, bawat 5 po, sila ang nakakapasa. Bakit po ganyan? Ito po yung overall statistics ng buong Pilipinas. Hindi po ito sa isang eskwelahan lamang. Hindi po. Ito po yung overall. Now, will you ask me, will the school matter if I came from that school or what? Maybe yes. Generally po kasi yung may pang-eskwelahan medyo competitive ang training doon. Ganun ba man, nasa sa inyo na po yan eh. Kayo na, na law students, it's really up to you how you're going to step up, no? And then realize that you should have a good foundation. Yung naman po mga iba na working student, sadong hihirapan. So, we have ways for them to be able to cope with the challenges of law school and still become lawyers, right? Now, so yung 5 takers po, every 5, isa po pumapasa, that's 20% na po ang nakakapasa. Napakababa po niyan. So, this lecture is for you because kami po sa Ceballos Partners will give you more hope to become a top student or top students, kayo po lahat, next slide, or become bar top notchers. Ngayon, sabi po nila, sabi po nila ng Supreme Court, wala nga rin bar top notcher this coming bar. Sige, tingnan po natin kasi importante, kayo'y habang nasa law school, maganda ang foundation para hindi kayo mahirapan sa pagpasa ng bar exam. Again, ginawa pong 4 na taong na law school dahil sa ubod ng dami ng babasahin nyo. So, kung yung isipin na pagdating ng 4th year, saka na kayo babanat, hindi po. Hindi po kayo nasa tamang pamamaraan. Kaya kailangan, first year pa lamang ay tama na po yung inyong ginagawa. So guys, there is a science to excelling law school and topping the bar. Ano ba yung science niyan? Sinabi ko po sa inyo kanina yung mga techniques, mga meron po kami mga data. How you can become a top law student and even top the bar. Or the better is become a lawyer, okay? So hindi na po kinakailangan na alaswerte or puro na lang baka sakali. Wala na pong ganun. Tuturo po namin sa inyo kung paano. Ang typical law, guys, makikita nyo sa bandang kaliwa yung CODAL, no? Huwag kayong matatakot. Although boring talaga basahin ng CODAL, para po sa akin, eh, yan yung pinaka-boring na basahin, pero wala tayong magagawa. That's the law, no? Kaya sa mga practicing lawyers, we rely on the CODAL. So, you have to simplify that and break it down into simple or simpler, simpler language or simple presentation. So, yan pong nasa kaliwa is the law itself. But what we did here, ganun po kasi kami mga tinatawag na quick with the viewers, no? At the right time po, pag kailangan nyo na yan, we will tell you how to use it. You simplify the law para po hindi siya mahirap intindihin. Isipin nyo, kung babasahin yung sa kaliwa, the crime of rebellion or insurrection is committed by rising publicly and taking arms against the government for the purpose of, napakadami babasahin at intindihin unti-unti. Kinakailangan, hibayin po natin, okay, the crime of rebellion or insurrection exists when, one, may uprising, public uprising, second, there is a taking arms, taking of arms against the government, and then for the purpose of what? One and two. Okay, so, ipinapaliwanan ka lang po sa inyo kung paano po ang pagbabasa at ang pag-aaral para hindi po kayo mahirapan. So, tandaan lang ninyo, halimbawa, pag rebel or insurrection, may public uprising. Pag hindi public yan, eh hindi yan rebellion or insurrection. Okay? Kung private lang yan, ibang crime yun. Baka murder or whatever it is, no? And then, it must be a taking of arms, taking up arms against the government, no? So, it must be against the government. Pag hindi po government, eh iba na po usapan yun. Ibang krimen na po yun. So, ganyan po ang pagbabasa at ang paghihimay ng batas. Okay? Ito po ay galing po ito sa aming mga quick interviewers. Okay? Yan pong nakapula na yan, yan po yung importante doon sa batas na yun na ginawa namin
hinimay na lang namin into bullets, no? So, I'm sure marami sa inyo gumagamit ng highlighters, pero hindi na kailangan yan, or wala na kayong oras para dyan pagdating nyo ng pre-bar. Actually, kung magagawa nyo ng paraan, huwag na kayong mag-highlighter sa law school pa lamang. Kaya gumawa na lang kayo ng notes kasi marami po ako nakikita ang mga libro, yung highlighted portions nila, mas marami pa sa hindi highlighted. Kaya hindi ko na makaintindihan kung yun bang hindi highlighted, yun ba yun importante. Okay, I hope you like the colors, guys. No? Meron kami mga legal comics na sinasama namin sa aming publications para po mas madaling maintindihan. Actually, this is just supposed to be a freshening up, literally or figuratively speaking, no? Para naman yung inyong oras na pagbabasa ay meron konting breaker, no? So, ito po ay base sa isang Supreme Court kaso na ginawa namin comics. Ang tawag namin dyan ay legal comics.